Hello po sa mga listener ng channel. Hindi ko sariling kwento itong maririnig nyo ngayong araw. Galing ito kay Mama na ang hilig ikwento ang tungkol kay Tito Martin. Isang rat charmer daw si Tito. Nagpaalam ako kay Mama na gusto kong ipasa sa channel nyo itong kwento niya sa amin. Pumayag naman si Mama. Inaantay niya talaga na marinig ito sa YouTube. Sabi ni Mama, noong teenager pa raw sila ni Tito Martin, napapansin niya na may pagka-weird daw yung tito ko. Ang hilig niya sa daga. Kahit anong klaseng daga. Mga dagang bahay, dagang bukid, domesticated na daga. Pati yung kulay puti. Lahat daw yan ay malapit sa puso ni Tito. Yung likod bahay nga raw nila ay sobrang daming maliliit na kulungan na pinaglalagyan niya ng mga nahuhuli niyang daga. Noong una siyempre tutol sila lola sa ginagawa ni Tito Martin. Baka raw may dalang kung ano-anong sakit yung mga daga na alaga niya. Baka mahawa pa siya. Kaso nakita rin nila kung gaano kamahal ni Tito yung pag-aalaga ng mga daga. Kaya parang nasanay na rin sila sa ganoong setup. Isa raw sa pinaka-weirdong bagay na ginagawa ni Tito ay yung pakikipag-usap nito sa mga dagang alaga niya. Sabi ni Mama, minsan daw natatakot siya kasi para talagang naiintindihan ng mga daga ang sinasabi ni Tito. Minsan pa raw sumasagot yung mga ito at si Tito Martin naman tumatango-tango na parabang alam niya nga kung ano yung sinabi ng mga daga. Pero isang beses, iniligtas daw sila nung kakaibang kakayahan na yon ni Tito. Madalas daw na wala si Lolo sa bahay nila. Kaya ang naiiwan lang ay si Lola, si Mama, kasama si Tito Martin na 16 anyos na noon. May nanloob daw sa bahay nila Mama. Halos hating gabi na raw yun. May dalang malaking itak at nakatakip yung mukha ng lalaki na nanloob. Hinahanap niya yung pera at lalagyan ng alahas ni Lola. Noong una syempre ayaw pang ibigay ni Lola. Pero nung magbanta na raw yung magnanakaw na mananaga ito, tsaka lang nilabas ni Lola yung hinihingi niya. Umiiyak na raw noon si Mama. Pero nakita niya na si Tito ay seryoso lang. Walang takot yung muka. Nung makalabas daw yung magnanakaw, sumipol bigla ng malakas si Tito. Katulad nung sipol na ginagawa niya kapag may gusto siyang ipagawa doon sa mga alaga niya. Tsaka siya dumiretso sa kulungan ng mga daga at isa-isa itong pinagbubuksan. Nagtatakbo yung mga daga. Sobrang dami nila. Lampas sigurong 20 ang bilang. Sumama daw si Mama kay Tito Martin at sinundan nila yung mga daga. Hanggang sa narinig nila yung mga sigaw. Nung lapitan nila, nakahiga na raw sa sahig yung magnanakaw. Nasa ibabaw niya yung napakaraming daga na alaga ni Tito Martin. Kitang-kita raw ni Mama yung mga sugat sa katawan ng magnanakaw. Sumipol ulit si Tito Martin. Nagsialisan yung mga daga sa katawan ng magnanakaw. Binitawan nito yung mga nakuha niyang pera at alahas. Tapos tsaka tumakbo palayo. May mga naiwan pang dugo sa kalsada. Matapos yung nangyaring yon, sabi ni Mama, nag-iba raw yung tingin nila kay Tito Martin. Alam kasi nilang hindi na lang basta hobby ang ginagawa nitong pag-aalaga at pakikipag-usap sa mga daga. Hanggang sa makagraduate ng college si Tito, nag-aalaga pa rin daw ito ng mga daga. Edad 22 nang ma-diagnose na may cancer sa buto si Tito. Simula noon parang nasa ospital na raw sila nakatira kasi kailangang palaging nako-confine si Tito. Nakikita pa raw noon ni Mama si Tito na minsan ay may kinakausap na daga sa ilalim ng kumot niya. 1 year after, hindi na raw kinaya ng katawan ni Tito yung cancer. Namatay ito sa edad na 23. Habang binababa sa libingan yung katawan ni Tito Martin, sabi ni Mama, sobrang daming daga raw ang nakita niyang nasa palibot ng sementeryo. Parang pinapanood din ng paglilibing sa kanilang amo. Hanggang ngayon raw Sir Neb, kapag nakakakita ng daga si Mama,
isa lang ang naaalala niya, si Tito Martin. Kaya nga sinasabi lagi sa amin ni Mama na huwag raw kaming papatay ng mga daga. Itaboy lang daw namin ng maayos kasi sa paniniwala ng kapatid niya ay hindi sila normal na hayop. Sir Neb, may ikukwento akong isang kakaibang pangyayari sa akin na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan. Isang madaling araw na lumabas ako para bumili ng almusal, ay napansin ko na lang na maliwanag na pala yung langit. Akala ko ay mataas na yung araw. Pero nung tumingala ako, ay isang malaking ibon ang nakita ko. Kulay araw yung ibon at gabahay siya sa laki. Natulala na lang ako sa gulat at takot. Saglit lang ay unti-unti ring lumamlam yung liwanag hanggang sa bumalik yung madilim na langit at nawala yung ibon sa himpapawid. Nagtatakbo ako papunta sa tindahan sa takot na baka kung anong klaseng nilalang pala yung higanteng ibon na yon. Pagdating sa bahay ay kinuwento ko kila nanay yung nakita ko, pero hindi nila yon pinansin. Tapos noong naliligo na ako ay nakaramdam ako ng kirot sa kanang braso ko. Pagkakita ko ay may mahaba akong gasgas mula sa siko hanggang kamay. Hindi ko na lang yung pinansin at nagmamadali na para makapasok. Pero sa buong maghapon ay dama ko yung pagkirot ng gasgas sa braso ko. Sobrang sakit na noon. Parang hindi lang basta gasgas. Pag-uwi ay natulog ako agad para maibsan yung sakit. Pero kinaumagahan ay masakit pa rin. Pinamasahe ko kay tatay yung braso ko, pero napasigaw ako sa sakit. Para akong nabalian, kaya sinugod ako sa ospital. At doon nga ay kinumpirma ng doktor na may bali sa buto ko sa braso, pero naghihilom na raw. Tinatanong nila kung kailan ako inoperahan, pero wala akong maisagot. Hindi pa ako naoperahan sa buong buhay ko at lalong hindi nabalian. Tinanong din kung kailan nagsimulang sumakit yung braso ko at sinabi kong nung nagdaang araw lang. Ayaw nilang maniwala, Sir Neb, dahil parang 3 linggo na raw ang hilom ng buto ko. Ang gulo, alam ko, pero wala na akong ibang paliwanag pa sa nangyari. Naniniwala yung mga doktor na mag-iisang buwan na ang operasyon at paghihilom sa buto ko. Wala naman kaming maipakitang x-ray na pagkabali noon dahil hindi naman talaga ako nabalian ng buto. Basta ang alam ko, bibili ako ng almusal. May maliwanag at malaking ibon akong nakita. Pagkatapos ay ayun na, nagkaroon ako ng gasgas sa braso. Pinatawas ako nila nanay sa pag-aakalang nanuno ako. Pero kahit mga magtatawas ay walang makitang elemento na nagambala ako o nakatuwaan ako. Hindi na ako bumalik sa ospital para patignan yung braso ko. Ang nakakapagtaka dito, Sir Neb, makalipas ang ilang araw ay may mga bumisita sa amin mula sa ospital. Tinatanong nila kung bakit hindi raw ako bumalik. Talagang nakakapagtaka kasi napaka-special ko naman para personal na puntahan ng mga tao mula sa ospital. Hindi na lang namin sila in-entertain at pinaalis na lang. Tuloy ay may hinala kami na may ideya yung mga doktor sa kung ano talaga ang nangyari sa akin, pero ayaw lang nilang aminin. Magandang araw, mga kapasta. Excited na akong marinig itong kwentong pinasa ko sa YouTube. Matagal na po akong fan nitong channel nyo, pero ngayon lang naglakas ng loob na magpasa ng story. Sana po magustuhan nyo, Sir Neb. Russell po ang pangalan ko. May trabaho pero walang asawa. Tungkol kay Lolo ang kwento kong ito. Tungkol sa kanya at sa mga daga. Noong kabataan ni Lolo, noong bagong kasal pa lang sila ni Lola, isa sa mga naging trabaho niya ay ang pagiging secure sa isang landfill. Almost 40 years niya rin na naging trabaho yon, hanggang sa magretiro siya.
madalas daw na maboring si Lolo sa trabaho niyang pagbabantay sa landfill na yon. Kaya imbis na maburyo ay gumagawa raw ng sarili niyang libangan si Lolo. Tuwing sasapit ang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kapag medyo wala ng sikat ng araw, umaakyat daw sa isang pader sa gilid ng mismong landfill si Lolo. Dala yung napakaraming mga bato. Tsaka niya raw ito pinupukol sa napakaraming mga daga na nandoon sa mga bundok ng basura. Magaling bumato si Lolo, kaya naman bawat tamaan niya ay talagang napipisak daw. At kung hindi man mamatay agad, ay siguradong hindi na makakagalaw. Kwento raw ni Lolo noon, halos nakakabente raw siya minsan sa isang araw sa dami ng napapatay niyang mga daga. Kapag medyo gumagabi na, tsaka lang babalik si Lolo sa guardhouse at makikipagkwentuhan sa mga kasama niya. Matagal daw ginawa ni Lolo yon, pero hindi man lang daw nabawasan o kahit kumonte yung population ng mga daga sa landfill. Dahil sa sakit kaya nagretiro si Lolo. Na-stroke siya habang nagpapahinga sa bahay nila ni Lola. Simula nun, paralisado na si Lolo. At doon na rin nagsimula yung kanyang kalbaryo. Si Lola ang nag-aalaga kay Lolo. Madalas na ikwento niya sa amin kung papanong may mga daga raw sa ilalim ng kama, pati sa pader. Nakatingin daw lagi sa kanya at parang gusto siyang patayin. May mga gabi rin na nagigising daw bigla si Lolo at saka magwawala kasi gumagapang na naman daw sa katawan niya yung mga daga. Minsan hindi na rin kinakaya ni Lola kasi alam niya na imahinasyon lang lahat yon ni Lolo. Wala naman talagang mga daga na naglalakad sa katawan niya. Malinis si Lola sa bahay at wala namang kalapit na kanal sa bahay nila. Sabi nga ni Lola, baka raw ito na ang karma ni Lolo sa dami ba naman ng pinatay niyang mga daga sa landfill na yon. Hanggang isang araw ay naabutan na lang daw ni Lola na nakanganga si Lolo. Hindi na gumagalaw. Inaasahan na raw ito ni Lola. Parang nagbigay na rin ng warning yung doktor na maaari uling atakihin si Lolo anumang oras. Sabi nga ni Lola, mas mabuti na raw yon para matapos na rin yung paghihirap ni Lolo sa mga iniimagine niyang mga daga. Umiiyak noon si Lola. Aakapin niya sana yung patay na katawan ni Lolo nung biglang may lumabas na tatlong daga sa bibig ni Lolo. Napatalon daw si Lola sa gulat tsaka dali-daling lumabas para magtawag ng tulong. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin na baka nga yun na ang ganti ng mga daga kay Lolo. Magaling daw tumanda ng mukha ang mga daga. Ewan, siguro hindi nila nalimutan yung mukha na pumatay sa mga kalahi nila. Ang pinsan kong si Londo nang nag-impluwensya sa akin na subukan yung birdwatching sa Candaba Wetlands. May isang partikular na ibon na nakaagaw ng atensyon ko dahil para itong engkanto sa sobrang ganda at kakaiba yung mga katangian niya. Kahit anong buklat ko sa listahan na bigay ni London ay wala roon yung ibon na nakita ko. Noong kukunan ko na yon ng picture para sana i-Google search ay bigla namang lumipad. Sinundan ko yung ibon para mapicturan. Para siyang sari manok na may napakahaba at makulay na buntot. At ang matindi pa ay lumilipad nga yun. Kaya parang ribbon ng gymnast yung buntot niya. Inabol ko pero hindi ko talaga nakuhanan ng larawan. Hanggang sa napagod na ako at lumipad na yon ng malayo. Kaya napagpasyahan kong umuwi na lang. Dahil marami na rin naman akong nakuhang pictures ng ibang ibon. Pagdating ko sa Bulacan kung saan kami umuupa ng bahay ng ex kong si Shaina, ay galit yung sinalubong niya sa akin. Kasi pagkatapos daw naming magtalik, ay basta ko na lang siyang iniwan. Magbe 24 oras na raw akong walang paramdam. Doon na kami nagkaproblema
Hindi kami nagtalik bago ako umalis at lalong hindi 24 oras akong nawala. Wala pa ngang 10 oras magmula nang umalis ako. Pero pinipilit ni Shaina na bumalik daw ako at doon na nga may nangyari sa amin. Pagkatapos ay umalis uli ako at halos isang araw na nawala. Chinek ko yung kalendaryo at oras sa cellphone ko. At totoo nga yung sinabi niya, mag-iisang araw na akong wala. Litong-lito ako dahil ang alam ko ay nag-birdwatching lang ako saglit. Sinundan ko lang yung kakaibang ibon. Pero ang mas nakakalito, sino yung nakatalik ni Shaina? Sir Neb, nagkaroon ng lamat yung relasyon namin ni Shaina dahil pareho kaming hindi naniniwala sa sinasabi ng isa't isa. Mas lumala pa yung lamat na yon nang magbuntis siya. Willing naman akong panagutan yung bata. Kaya lang ay si Shaina ang may ayaw. Hindi raw niya alam kung kaninong anak yung batang yon dahil may kutob siyang hindi yung tao. Nagpaalbularyo kasi ako dahil may palagay akong naengkanto ako. At tama nga yung hinala ko. Sabi ng albularyo ay mabuti at hindi ako iniligaw nung sari manok. Si Shaina naman ay naniniwalang naengkanto rin siya. Kaya naman pinalaglag niya yung bata nang hindi ko nalalaman. Yun na yung pinakamatinding dahilan para tuluyan kaming maghiwalay. Talagang naawa ako doon sa bata. Pero wala na akong nagawa. Hindi ko rin alam kung may kinalaman ba sa nangyari yung kakaibang ibon na nakita ko. Kayo na po ang bahala kung maniniwala ba kayo dito sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Hindi ko naman hawak yung mga buhay nyo. Pero Sir Neb, ito talaga yung na-experience namin. James po ang pangalan ko. Nangyari ito noong aktibo pa kami ng barkada kong si Glenn sa pag-hike sa mga kagubatan. Ngayon kasi medyo busy na sa trabaho. Wala na halos oras sa ganitong klase ng mga hobby. At saka tumaba na rin kami. Kaya hindi na rin namin siguro kayang maglakad ng ganun kahaba. Isa lang ang talagang unforgettable na experience namin sa mga gubat kapag nag-hike kami. At ito nga po ang laman ng kwento ko ngayon. Dapat marami kaming mag-hike nung araw na yon. Kaso may mga pinagkabisihan yung iba naming kasama. Alang namang mag-cancel pa kami, ready na halos lahat ng gamit namin. So ayun, tumuloy pa rin kami ni Glenn. Okay naman yung naging hike. Ang ganda ng mga view at saka ang dami naming kinain. Kasi nga dapat pang limang tao yun. Dalawa lang kami. Dapat mag-overnight kami. Pero dahil nga kaming dalawa lang ni Glenn, next time na lang daw. Hihintayin lang namin na dumilim tapos bababa na kami. Mga alas 5 ng hapon, kulay orange na noon yung langit. Naglalakad na kami ni Glenn ng makakita kami ng maliit na bahay sa gitna ng mga puno. Parang abandonadong bahay na ginamit ng kung sino. Pumasok kami syempre. Wala nang pinto yung bahay. Sira-sira na. Sabi ni Glenn parang bahay daw yon ng isang mga ngaso. Kasi may mga buto ng hayop kung saan-saan. Paalis na sana kami. Nung madiskubre ni Glenn na may maliit na pinto papunta sa may basement. Nagkatinginan kami. Ako yung nag-angat ng pinto. Sobrang maalikabok at ang sama ng amoy. Para bang ilang taon na hindi nabuksan yung basement na yon. Kinuha ko yung flashlight sa gilid ng bag at ako na ang nauna sa hagdan. Nakasunod si Glenn. Meron din siyang flashlight. Ang daming daga pagbaba namin sa hagdan. Buti nakaboots kami pareho ni Glenn. Nilibot namin yung ilaw. Maraming kabinet. Tapos may mga kulungan ng aso. Bigla na lang narinig namin ni Glenn yung malakas na tunog sa dulo ng silid. Parang tao na gumagapang yung tunog. Sabay naming tinutok sa dulo yung flashlight. Sir Neb, may napakalaking daga sa dulo ng silid. Kung tama yung tansya ko ay halos isang talampakan yung taas ng daga na yon. Sa sobrang laki niya ay
hindi na siya makapaglakad ng maayos. Kaya gumagapang na lang siya sa silid na yon. Walang itim yung mga mata nung daga. Puti lang, para bang bulag siya. Sa pagkakataong yon, kumaripas agad kaming dalawa ni Glenn paakyat sa itaas. Noon lang ako kumilos ng ganoon kabilis sa buong buhay ko. At habang umaakyat, iniisip ko na baka tumalon yung daga at kagatin yung paa ko. Hindi kami tumigil hanggat hindi kami nakakalayo sa bahay na yon. Sabi ni Glenn na trauma raw siya sa nakita niya dun sa bahay. Halos ilang buwan din kaming hindi nakasabay noon sa pag-hike. Kasi nga, hindi pa din matanggal sa isip namin yung mga nakita namin dun sa basement. Species pa rin kaya yon ng isang daga? Hindi ko rin alam, Sir Neb. Nakapag-research ako at sabi ni Google, wala naman daw daga na lumalaki ng ganoon. Naisip ko nga ano nga kaya yung mga nangyari sa bahay na yon para mabuhay ang ganoong klasing nilalang. Ako lang ba yung nakakaranas ng ganitong mga pangyayari? O may iba pa? Tulungan nyo naman po ako na mawala o maiwasan ito. Ang tinutukoy ko ay yung kakaiba kong pangitain tuwing may hindi magandang mangyayari. Natatakot po kasi ako. Although babala ito para ako ay mag-ingat, ay hindi ko naman alam kung kailan mangyayari yung kamalasan o anuman. Parang napapraning ba ako? Nahihirapan akong makatulog at halos ayaw nang lumabas ng bahay. Kadalasan ay apektado rin yung pamilya ko dahil nangangamba ako na sila ang abutan ng kamalasan o masamang pangyayari. Ayoko na rin kasi silang palabasin ng bahay. Nagagalit na rin nga yung mister ko dahil nakakaistorbo nga naman yung kapraningan ko sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Kaya po gusto ko sana na mawala na lang itong mga pangitain ko. Ang pangitain na tinutukoy ko ay yung ibon na nakikita ko kung saan-saan kapag may hindi magandang mangyayari. Simpleng ibon lang naman ito, yung kulay itim na kung tawagin ay Maria Capra. Ang nakakapagtaka lang ay kung saan-saan ko nakikita yung ibon na yon sa mga lugar na hindi siya dapat naroon. Halimbawa sa loob ng banyo, sa balikat ng isang kasalubong sa kalye. Tapos parang hindi niya napapansin na may ibon sa balikat niya. Minsan naman ay nakadapo sa panindang pagkain pero hindi siya pinapaalis dahil parang hindi rin nakikita noong nagtitinda. At hindi lang basta pagkain na chichirya kundi yung mga banana queue, mani, taho. Minsan nga na bumibili ako ng taho, nagulat ako na lumabas yung ibon sa lagayan ng soya. Napasigaw ako at nagulat yung magtataho. Tapos noong sinabi ko na may ibon sa soya, wala naman daw. Nagmukha lang akong siraulo. Pagkatapos kong makita yung ibon na yon, dadaan ng ilang oras, araw o linggo, at may masamang balitang darating sa akin. May kaanak akong naaksidente o namatay. May problema ang mga anak ko sa eskwela o kaya ay may nagkakasakit sa amin. Hindi ko na maalala kung kailan nagsimula na naging signos ng kamalasan yung pagpapakita ng ibon na yon. Pero phobia ko na siya talaga. Ilang albularyo na ang pinagtanungan ko tungkol dyan. Pero lahat sila ay sinasabing gabay ko raw ang ibon at dapat na matutunan ko siyang makausap. Pero ayoko talaga, Sir Neb. Ayokong nakikita yung ibon. Tapos may masamang nangyayari. Hindi ko alam kung lulubayan pa ba ako nung ibon na yon. Pero kung totoo nga na gabay ko siya, sana naman hindi na lang kamalasan ang dinadala niya sa akin. Hello mga kapasta, Charlene po ang pangalan ko. Empleyado ako sa isang kumpanya dito sa Quezon City. Bale, kalilipat ko lang dito.
noong 2022 ako natanggap. Before ko magtrabaho dito, sa probinsya muna ako unang nakipagsapalaran. Kakagraduate ko lang nun. Dahil sa isang kakilala ay natanggap naman ako doon sa una kong inaplayan. Naging problema ko lang ay kailangan kong rumenta ng isang apartment para hindi ako malate dahil nga traffic. Nasa third floor yung kwarto ko. First time ko yun na mahiwalay kila mama. Ang lungkot nung unang buwan ko doon sa apartment na halos gabi-gabi na lang, gusto ko na talagang umuwi. Pero nakapag-adjust din naman ako. Isa sa nakatulong sa akin ay yung pagkakaroon ng mga alagang daga. Yun pong mga kulay puti na nabibili sa mga pet shop. Nakakalibang silang alagaan, Sir Neb. Lalo na kapag pagod na pagod ako sa trabaho. Isa sila sa mga nakakawala sa stress ko. Mga 7 months na ako doon sa apartment na yon. Nang isang araw, nagising ako na nawawala yung isa sa mga alaga kong daga. Sa point na yon, halos 15 na yung alaga ko sa bahay. Hinanap ko sa buong bahay yung nawawala kong alaga. Talagang wala na akong pakialam nung araw na yon kung maliit ako sa trabaho. Pero sa kasamaang palad, hindi ko siya nahanap. Lumipas ang isang linggo, nawalan na naman ako ng isang alaga. Basta sa buwan na yon, 5 daga ang nawala sa akin. Nakakapagtaka lang, kasi paanong mawawala sa kulungan yung mga alaga kong daga? Imposible yun, maliban na lang kung may kumukuha sa kanila. At isang gabi nga, natuklasan ko yung dahilan. Nagising ako madaling araw, nanaginip ako ng masama. Nung tumayo ako, alas 2 na. Lumabas ako ng kwarto, iihi sana tapos iinom ng tubig para kumalma. Paglabas ko ng kwarto, napansin ko na parang may anino na nanggagaling sa may kusina. Hindi bukas yung ilaw doon pero may mga LED ako na nakalagay doon sa mga pagkakataong kailangan kong lumabas sa gabi. Binagalan ko yung paglalakad. Sumilip ako kasi naisip ko baka magnanakaw. At tama nga yung hula ko, Sir Neb. Kaso kakaiba yung nakita ko. Mabalahibo yung lalaki na nandoon sa may kusina. Medyo mahaba din yung buhok niya. At saka wala siyang damit pang itaas. Kitang kita ko kung papano niyang kinukuha doon sa kulungan yung isa sa mga alaga kong daga. Nilabas niya yung isa, tapos inikot yung leeg. Alam ko na namatay agad yung daga sa palad niya. Dinila-dilaan niya muna yung daga na nasa kamay niya bago siya umakyat doon sa bukas na bintana, sabay tumalon. Hindi ako makagalaw doon sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam yung gagawin ko. Takot na takot ako para sa mga alaga ko at sa sarili kong kaligtasan. Siguro mga 20 minutos ang lumipas bago ako nakagalaw. Kinuha ko lahat ng mga kulungan ng mga alaga ko at saka dinala lahat yon sa loob ng kwarto. Siniguro ko rin na nakasara lahat ng bintana at saka pagpasok ko sa kwarto, nilak ko ito at hinarang ko yung cabinet na lalagyan ko ng damit. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Iniisip ko lang, papanong nakaakyat yung lalaki sa kusina namin? Eh diba nasabi ko na nasa third floor nga kami ng apartment. Wala namang hagdan doon o mga bubong na pwede niyang akyatin para makarating sa kusina ko. Kinabukasan, nagpaalam agad ako sa landlord namin. Nagbigay na lang ako ng ibang rason kasi baka hindi siya maniwala na may taong nakaakyat doon sa apartment. Umuwi muna ako sa amin. Dala ko yung mga alaga ko. Kahit laging late ay wala naman akong magagawa. Sa ngayon parang nakaget over na rin ako sa nangyaring yon. Iniisip ko na lang ang positive sa mga nangyari. Masakit na namatayan ako ng mga alaga. Pero at least hindi ako ang biniktima nang nilalang na yon. Magandang araw sa ating lahat.
Sana ma-enjoy nyo itong baon kong kwento. Uunahan ko na po kayong lahat. Hindi paranormal itong storya ko. Walang mga multo o aswang nalalabas. Pero para sa akin, Sir Neb, ito ang pinaka nakakatakot na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Roel na lang po ang itawag niyo sa akin. Sa ngayon, nakalipat na kami ng tinitirahan naming bahay. Bale, nag-decide si Mama na umuwi na lang kami sa probinsya. Dahil baka raw dito ay mag-iba ang kapalaran namin. Pero noong 2015, nasa Maynila kami at naninirahan sa isang squatters area. Grabe yung experience ko na yon. Yung tirahan namin parang maliit na kwarto lang sa bahay namin dito sa probinsya. Hindi ko nga alam kung paano kaming nagkasya doong apat nila Mama, Papa at yung isa ko pang kapatid. Halos isang buwan din akong nag-adjust sa matinding amoy na galing sa kanal malapit sa amin. Tapos sa mga kapitbahay naming halos araw-araw yata akong mag-away-away. Sabi nga nila Mama, ganun daw talaga sa mga squatters. Sanayan lang. Nung lumipas, natutunan ko rin na huwag intindihin ang amoy at mga ingay sa paligid. Hanggang isang araw ay may nangyari na talagang nagbigay sa akin ng trauma. Hanggang ngayon, may phobia pa rin ako sa mga daga dahil sa nangyari. Nasa labas kami nun, nakatambay ng ilang kaibigan ko na doon din nakatira sa may squatters area. Isa yon sa mga gusto kong bagay sa lugar na yon, na kahit gaano kahirap ang buhay, eh magaling naman makisama yung mga tao. Nagkukwentuhan lang kami ng kung ano-ano habang umiinom ng soft drinks, nang biglang mapadaan itong si Leila. Limang bahay lang yung layo ng tinutuluyan niya sa amin. Single mother si Leila. Alam ko wala pa atang 25 ang edad niya, pero nandito na siya sa lugar na ito. Iniwan daw ng asawa. Kawawa nga si Leila, Sir Neb. Kapag nakakasabay ko siyang bumibili kila Aling Maring, nakikita ko na halos lumubog na yung pisngi niya sa sobrang payat. Chichirya lang yung madalas na binibili niya. Hindi niya man sabihin, alam ko na yun na ang magiging tanghalian niya. Kakasilang pa lang nung bago niyang anak, nung iwan sila nung asawa niya. Kaya ngayon wala siyang ibang mapagkukunan ng kita habang nagre-recover pa pagkatapos manganak. Gusto ko nga sanang malaman kung ano ba yung mga dahilan kung bakit siya napadpad sa may squatter. Kaso baka iba yung isipin ng mga kapitbahay namin. Nakangiti si Leila nung dumaan. Maganda yung suot. May hawak din siyang folder. Tinanong siya nung isa sa mga kasama kong tambay kung saan daw siya galing. Sumagot naman siya na natanggap daw siya sa trabaho. Tinanong nung kaibigan ko kung kanino na iwan si baby. Sabi ni Leila, saglit lang naman daw siyang nawala. Kaya sigurado daw siya na tulog pa yon. Tumuloy na si Leila habang kami naman nagkantsawan pa. Kasi maganda naman talaga si Leila, lalo na kapag naaayusan. Hanggang sa bigla naming marinig yung malakas na sigaw mula sa kung saan. Tumayo agad kami. Nakita namin na halos lahat ng tao sa kalapit bahay ay nagsilabasan sa mga barong-barong nila. Tumakbo kami ng mga kaibigan ko at nahanap agad namin kung saan nang gagaling yung sigaw. Doon sa bahay nila Leila. Ako yung unang pumasok. Sir Neb, nakita ko na nakaupo na sa sahig si Leila. Umiiyak, sumisigaw, tinatakpan niya yung mukha niya ng kamay niya. Pagtingin ko sa gitna ng bahay, nandoon yung crib. Nasa crib yung baby ni Leila. Akala ko nung una walang problema, tulog lang yung bata. Hanggang sa may lumabas na daga sa bibig niya. Doon ko na napagtanto ang lahat. Nangingitim na yung ilalim ng puti niyang lampin at damit. Kahit yung higaan niya, may mga gumagalaw doon sa loob ng damit ng baby. Narinig ko yung tunog ng mga daga. Kinuha ko yung walis tambo na nasa gilid ng bahay. Pinukpok ko yung gilid ng crib. Tatlong beses, nagsitakbuhan palayo yung mga daga na kumakain sa katawan ng baby.
Sa bilang ko ay lampas isang dosena yung mga taga na nandun. Nung dumating yung mga rumisponde, saka lang nila sinabi na patay na raw yung baby. Nung lumabas ako ng bahay nila Leila, nagsuka ako nang nagsuka dun sa kanal na punong-puno ng basura. Hindi na bumalik si Leila sa bahay na yon pagkatapos ng insidente yon. Ang sabi nung mailibing daw yung baby niya, parang nabaliw daw si Leila. Dinala siya sa isang mental hospital para magpagaling. Kami naman, lumipat kami siguro mga ilang buwan matapos yung insidenteng yon. Kahit hanggang ngayon, Sir Neb, malinaw pa rin sa alaala ko yung mga nakita ko doon. Naisip ko nga, kung hindi lang sana mahiyain yung si Leila, dapat pinabantayan na lang muna sa aming mga tambay yung anak niya. Papayag naman kami kasi wala naman kaming ginagawa. Pero ayun nga, sabi sa imbestigasyon ng mga pulis, baka raw naamoy ng mga daga yung natuyong gatas sa crib ng baby.